Ito na siya nga tayo na. Gabriel, wait lang. Huwag mo na sa ilin. Bigla ka, no? Kasi nung dumating kasi dito, wala kami. Ay, ako. Hindi, Mr. President, sir. Mr. President, okay. Ito yung kauna-una mag-re-receive na to. Ito, sir, yung floating namin. Kasi pag hindi ko nalagay, magpapakalbo po ako. Kung okay lang po ba, ilagay ko po. Wait na, sir. Wala, ilagay ako. Bakit ko nga ba kasama si Sir Gavin? Last vlog ko kasi, ginawa ko siya ng custom guitar ko saan inukit ko ang larawan ng Kapinpin Family sa body nito. Inupload ko to at makalipas ng 6 hours. Nag-comment si Sir Gavin sa gitara, nakita na niya, yes! Saan nga pala sila? Sa kabanatuan pa sila. Kabanatuan? Di ba layo nun? Tsaka hindi ko alam kung saan sila sa kabanatuan. Paano yun? So chinat ko si Sir Gavin para malaman kung saan yung location nila. Kaso 3 days na nakalipas at hindi pa nito nagre-reply. So ngayon ay pupunta na ako sa kabanatuan from QC kahit na hindi ko alam kung taga saan sila para sa dalawang mission. Una, may bigay sa Kapinpin Family itong gitara. Pangalawa, idikit tong sticky note sa Freedom Wall ni Sir Gavin dun sa kwarto niya. So mahirap tong pangalawa na to dahil di naman kami close ni Sir Gavin. So paano ko sabihin sa kanya na, Sir Gavin, dikit ko lang to sa Freedom Wall mo. So pag hindi ko nagawa to, guys, magpapakalbo ko ng live. Promise yan. Let's go. Pumunta na kami from QC to Kabanatuan. Alright guys, so nandito na tayo sa Kabanatuan. After 6 hours, so sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung nasaan si Sir Gavin. Kaya magpa-picture tayo, then post natin sa social media hanggang sa mapansin tayo ni Sir Gavin. Susunduin mo tayo ni Sir Gavin. Oh, may fan na kapitbahay nila na magsasabi na taga doon sila. Nag-picture na ako at pinos ko na nasa Kabanatuan na ako. Hindi pa to nakikita ni Sir Gavin hanggang sa may nag-PM sa akin. Sabi niya itagal dito daw siya at ituturo niya ang daan papunta ka na Sir Gavin. Sabi niya puntahan niya daw ako, magpapagas doon daw siya. Tuturo niya daw. Medyo kinakabahan ako. Baka mali mo daling kami sa dinami. Alam, di kami taga dito. Tol, ikaw ba si ano, Tol? JM. Oo, oh, sir. Uy, Tol. Sasamahan mo talaga kami kina Sir Gavin. Opo. Legit yan. Tol, baka dali mo kami sa bundok, ha? Hey, sir, malapit lang po yun. Highway lang din. Sige na. Diretso lang, sir. Tiwala kami sa'yo, Tol, ha? Opo. Alright guys, so kita nyo, ito sila, kita sa Kamboy. So guys, kanina pa kami paikot-ikot dito, 30 minutes na, di namin alam kung totoo ba to na dadaling kami na ito kala Sir Gavin, kasi nagdilim na guys. Diyo, kinakabahan na rin ako ng konti kasi kanina pa tayo paikot-ikot dito. Yun! So guys, andito na kami. Guys, ito na sila Sir Gavin. So may malaki tayong problema. Tol, ano yung sabi mo kanina, Tol? Yun, nakalock daw guys. So, galing pa kaming QC. Nakahuli. Tao po. Tao po. Tao po. So guys, wala talagang tao. So, gagawin natin, maghihintay tayo. Nakapark tayo dun, oh. Nagintay kami ng 5 hours hanggang sa napag-desisyon ako na umalis muna dahil una, kahit makauwi sila sa Gavin ay pagod na sila dahil madaling araw na at pangalawa, paubos na yung gas ko dahil nakabukas lang yung makina habang nag-aircon kami. Alright guys, so kailangan namin mag-check-in kasi nasa Manila yata sila Sir Gavin ang oras ngayon. 12 o'clock na, 2,000 pesos na lang yung pera ko, so yung gas dito sa hotel, nagpa full tank, toll gate, itara, so almost 20,000 yung gasos ko. Kaya sa mga nagsabi, pera lang yung habol ko sa vlog, nagkakamali kayo guys, kaya ako nag-vlog kasi mahal ko itong ginagawa ko. Pagka-out namin ay dumiretso na agad kami kina Sir Gavin. Sinubukan namin kumatok at umaasang may tao na sa kanila. Tao po! Tao po! Uy, Sir Gavin! Good morning, Sir Gavin! Sir, hello! Kamusta, sir? Okay lang, Sir Gavin. Pasensya na. Wala ka pang tulog. Uy, talagis. Ito na sir. Atayin na. Sir Gavin, wait lang. Huwag mo muna sa ilan. Maganda siya, tatawin mo na mga kapatid ko. Nagaling pa kayong Quezon City. Nagkasali si tayo nung ano. Kami naman galing doon. Nung pumunta kayo dito. Good morning po, kuya. Boss Kelsey. Sita, good morning po. Naka-makeup pa. Galing pa po sa event. Oo. I-reveal ko na po. In 3, 2, 1. Ayun. Thank you po. Ito po. Thank you po. Kuya Gavin, sa'yo na po yan sa family po. Oh, yun, naisahan po si Kuya Gavin. Kuya, galing po. Kuya Gavin, thank you. So, nakaka na mo, sir, yung kahinaan ko. Kaya sa natuwa ako na napanood ko yung intro mo na ano. Kasi music teacher, mga ganyan. Alam pa ako naging classical guitar sa natuwa. Uy, sakta, buti na lang. Kaya mas nabigla ka, ano. Kasi nung dumating sa dito, wala kami. Ay, ako. Okay. May surpresa, sir. May surpresa din ako. Uy, Kuya Gavin. Ko. I-blurred mo muna to. Ikaw yung kauna-una magre-receive na to. Wala pa rin kami na pagbibigyan kahit ka mag-anak. Ikaw pa lang, sir. Wow. Ikaw, sir, yung kuna natanggap na to. Ang design na to. Ito, sir, yung floating namin na ito yung business. And dami. Ni Allen, sa akin, yung kay Kelsey. Thank you, Sir Gavin. Oh, sir. Ako pala talaga yung nakakuha nito. Oh, sir. Thank you. Solid po. Ang ganda.
Yung kulay pakita kasi eh. Mamapirata agad. Oo, abangan nyo na lang. Sa vlog ni Sir Gigi. Sir Gibin, may dala din pala ako dito eh. Ano? Sir, kasi sabi ko sa vlog ko kanina, yung goal ko, ilagay ito sa freedom wall mo, Sir Gibin. Uy! Alam mo din yun, sir. Kasi pag hindi ko nalagay, magpapakalbo po ako. Kung okay lang po ba, ilagay ko po. Wala na, sir. Ulo, ilagay ko. Gusto mo, sir, ilagay? Opo eh. Ano po, nakasulat dito, Philippians chapter 1, verse 3. Every time I think of you, I thank God. Napakabait ni Sir Gibin at pinatuloy pa talaga nila sa kanila. Sir, ito yung agda ko, medyo naka-ano lang sa akin eh. Naka-design lang sa akin. Kasi may mukha na lang ng konti. Oh, ay, okay. Nakita pa nga namin ang natutulog na si Sky. Oh. Sabit-mandit na mo, sir. Ayan, matulad. Hindi ko pinayagan ang pinalbo. Ayan, eh.